Wala pa pong kumpirmadong kaso ng novel coronavirus sa bansa at nais yan panatilihin ng ating gobyerno. Kaya sa NAIA, mahigpit ang pagbabantay. Naroon live ang kasama nating si Connie Sison. Connie? Yes, Ivan, yan nga mismo ang ipinagpapasalamat natin ano, dahil wala pa tayong isang confirmed o dalawang kaso ng novel coronavirus. Isa man yan ano, talagang pinagkaka very much hinihigpitan ano, yung pagpasok dito ng mga tao mula naman din syempre sa mga areas kung saan meron na nga nitong novel coronavirus. At alam mo, Ivan, dito sa NAIA Terminal 1 arrival ay 80% ng mga lumalapag ditong eroplano ay galing sa China. No? Kaya naman, sinasabi nga ng mga nakausap po natin mula naman sa OTS, sa Office of Transportation Security, na meron din silang kaba. No? Lalo pat sila ang pangunahin na talagang humaharap sa mga galing sa China, no, na sinasabing pinagbulan nga, particular na dun sa Hubei province, nitong novel coronavirus. 10 o mahigit sa 10 na mga aircrafts ang mula sa China na ang pagitan lamang ay 20 to 30 minutes. So in a day, kung merong 700 passengers sa isang eroplano na lumalapag dito sa NAIA Terminal 1, sa isang araw, mahigit sa 13,000 daw na mga pasahero mula sa China ang lumalapag nga dito. Kaya hindi raw nila maiiwasan, Ivan, nakabhan, ano? Kaya naman, dito mismo sa NAIA Terminal 1, kung saan nakausap nga natin yung ilan sa mga security screening officers, ay meron sa kanilang ipinaprovide ang OTS na mga face masks. No? Ito ay disposable, kaya on a daily basis sila ay nagpapalit ano, kada duty nila. Gayun din, dahil sila ay may human contact, no? Sila ay di ba, kumakapkap doon sa mga pasahero, ay meron din na pinrovide sa kanilang mga gloves na washable. Ito ay nilalabhan naman nila kada duty nila, no? Kada pagkatapos ng kanilang duty, laba ka agad. At ganun din, ano? May mga personal hygiene syempre na pinatutupad din sila sa on their own. At bukod dyan, ay yun sa mga thermal screening areas naman natin ano, sa south at sa west ay yan, ninomonitor ng husto, nabalitaan din natin na ang mga tauhan ng Bureau of Quarantine ay 24/7 ang naka-duty. In fact, konting lagnat ay kanila nang ikina-quarantine. Hindi lamang lagnat, ano, pag nabalitaan nila na umuubo na o may sipon, ay kanilang agad na kina-quarantine para mapanatili, syempre, Ivan, na wala nang makapasok pa sa ating bansa at mapanatili natin na wala nga tayong n-cov, no? So kanina, naglibot-libot tayo sa loob ng NAIA Terminal 1 at may ilan tayong mga nakausap na mga pasahero mula mismo sa China, yung ilan, at yung iba naman ay mga Pinoy, ano, na nagsasabi na sila mismo ay nakagamit na ng face mask mula pa lang sa San Francisco. No? So pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga pahayag. Nag-provide sila ng mask for us. Siyempre kasi nakikipag, may physical na contact kami with the passenger. So need namin i-protect din yung sarili namin from the coronavirus. So it's dangerous virus. We need to take care. I'm saying that and I'm not wearing a mask. So it can be maybe a bit weird, but of course, yes, we are scared. It's dangerous virus. May balita nga sa Amerika na wala pa lang sa SF, sa San Francisco, na ganito na kami. Nagpalit na lang kami pagbalik dito. Dahil nga doon sa taal at saka at the same time, yung virus. Alright, may mga nakausap din tayo, Ivan, noong Sabado ng mga spokesperson ano, ng ilang mga local carriers natin. At ang sabi nga, ang abiso nga ng PAL sa kanilang mga pasahero, no, kung meron na ho kayong hindi nararamdamang mabuti, no, ay huwag nang ituloy o tumuloy pa sa inyong mga flights at abisuhan sila agad para sa inyong pong rescheduling. Sa Cebu Pacific naman, ang kanilang pinapatupad ano, bilang sila nga yung unang nabantaan natin na nagkaroon ng nakasakay no, ng ilan sa mga Chinese nationals, ay sinasabi nga nila na lalo pa nilang pinaigting ang kanilang training no, sa kanilang mga personnel. In fact, alam na rin nila kung anong gagawin, particularly yung contact nila sa Bureau of Quarantine ay lalo pa nilang pinaigting. At pagdating naman sa AirAsia, sinasabi nga nila na libre ang magiging rebooking ano, kung sakaling hindi komportable ang kanilang mga pasahero. Basta ito ay, of course, available yung kanilang flight schedule na pinapareschedule. Pwede rin daw manghingi ng libreng face mask ang sino man sa kanilang mga pasahero upon request lamang ito. So, yan yung mga ilan sa mga pinapatupad ng ilan sa mga malalaking airlines din na dito sa ating bansa
At gayon din, syempre, yung ating namang Terminal 1 dito sa arrival area ay mariin pa rin, of course, matindi pa rin ang kanilang pagpapatupad ng security measures and preventive measures para at least mismong mga personnel natin dito ay safe laban dito sa n-cov. Balik muna sa inyo, Janivan. Connie, yung mga ibang flights from different Chinese cities na nag-lockdown, nagkaroon na rin ba ng cancellation? Kasi last week, obviously, yung mga flights from Wuhan talagang pin-prevent na, no? From flying anywhere in the world. Dito sa Pilipinas, may mga flights tayo from major Chinese cities na nagpatupad na rin ng lockdown. Yan ba ay na-cancel na rin yung mga flights sa yan, Connie? So far last Saturday, yung na-interview natin, Ivan, mismo yung mga spokesperson ano, ng Cebu Pacific at nitong Air Asia, ang sabi lang nila, no, wala naman silang mga direct flights no, mula doon sa, of course, sa Wuhan. Mm. Of course, naka-lockdown na yan. Pero yung like sa Beijing, yung ganyan, wala naman daw sila mga travel advisory pa na kailangan na i-cancel or i-postpone yung kanilang mga flights there. No? Although, syempre sila ay closely monitoring pa rin sa advice ng DOH, gayon din ng World Health Organization, para nang sa gayon ay, of course, mapatuloy ano, yung pagprotekta nila sa kalusugan ng kanilang mga pasahero. So, very much na sila po ay nakikipag-usap sa kanilang mga authorities, local authorities, particularly sa DOH, no, para dito naman ay maprotektahan ang kanilang mga pasahero, Ivan. Dito naman sa mga empleyado, Connie, ng airport, may official word na ba na dapat magsuot sila ng mga mask? O yan ay personal decision pa rin ng bawat isang empleyado? Well, katulad nila nabanggit ko kanina, Ivan, ito ay provided for yung mga face masks at least, ano, at mga gloves na suot ng mga screening officers natin. Ito ay provided for by the OTS, Office of Transportation Security. In fact, itong face mask na ito, disposable, Ivan, kanilang kailangan palitan every day, every duty. At yung gloves na suot nila ay kailangan nilang laban every after their duty. Ito ay provided for by the OTS from Terminals 1 hanggang 4. At dun sa arrival area naman, syempre, yung ganun din, ano, meron din silang mga face mask doon, meron silang foot bath, yung screening, syempre, napakahigpit din. Lalo na, no, pinapaalalahanan din ng mga airline companies natin ano, na huwag tamarin sana yung kanilang mga passengers na mag-fill out nitong health form. Dahil dito, di ba, malalaman natin kung may mga nararamdamang sakit na. Halimbawa, kung nilalagnat o sinisipo na, doon medyo magkakaroon ng, I think, yung kanilang passengers, meron mga pangalan na pa pwede nilang masundan. Kung sakasakali mang hindi pa nagkaroon, nag-manifest, hindi ba, yung initial na lagnat, matitrace nila na kaagad. So, kailangan, pinapaalalahanan nila na talagang to answer it honestly, at maging maagap din ano, kung sakasakali may mga nararamdaman na hindi na maganda sa kanilang pangangatawan, Ivan. Connie Sison, maraming salamat.